Hello there, Science Kids! Welcome sa ating new episode ng Grade 4 Science Learning Activities. Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin sa episode na ito? My name is Teacher Lariza at narito na ang ating new episode para sa Grade 4 Science Learning Activities. In our last science episode, you learned about the interactions among living things in their environment. In that episode, you learned that organisms interact with one another in the ecosystem. You also learned that there are different types of interactions that exist between organisms. Ang mga interaksyon na ito ay maaaring magbunga ng mabuti o di kaya naman ay masamang epekto sa mga organismo. The relationships that benefit the organisms include mutualism and commensalism. In mutualism, both of the organisms benefit in the relationship. However, in commensalism, only one organism benefits from the relationship while the other is not harmed nor affected in the relationship. There are other interactions among living things, but these relationships cause harmful effect to the other organism. These are predation, parasitism, and competition. In predation, the predator or the bigger and stronger organism benefits while the prey serves as its food. In parasitism, the organisms such as parasites benefit as it lives in or on its host organism and causes harmful effect on it. Lastly, competition is the type of interaction wherein organisms compete for the resources needed for their survival. For a quick review, can you identify which type of interaction exists in these pictures? Comment down your answers below this video. Now that you know that living things interact with one another in their environment, we can now move forward to our next science lesson, which is entitled Effects of Interactions Among Organisms. Science Learning Episode, Effects of Interactions Among Organisms. Tayong lahat ay hindi maaaring mabuhay kung tayo ay nabubuhay lamang ng mag-isa. Kinakailangan natin ang ating kapaligiran at ang iba pang organismo upang matugunan natin ang ating mga pangangailangan. However, there are interactions that could lead to either good or bad effect to every organism. Subalit ang mga interaksyon na ito ay kinakailangan upang manatiling balanse ang ating ecosystem. For example, too much rats are harmful to our environment. To control their number, snakes and other animals that feed on rats may eat them, resulting to competition among its predators. We can also observe this between the relationship of the frogs and the insects. Since the frogs feed on insects, they help us in regulating the number of insects in our environment. Maaaring mabawasan ang populasyon ng mga insekto at sa pangyayaring ito ay maaaring magkaroon naman ng kakulangan sa pagkain ang mga palaka. The increase and decrease in the number of frogs and insects in the ecosystem can eventually create a balance in the number of population. When predation happens, ang mga prey ay natututong mag-adapt sa kanilang kapaligiran upang sila ay hindi makain ng kanilang predator. Because of this interaction, they develop mechanisms for survival. Mutualism, commensalism, predation, parasitism, and competition keep our ecosystem rich in different organisms. Ang kompetisyon ay nangyayari sa tuwing nagkakaroon ng agawan ang mga organismo sa pagkain, habitat, tubig, sinag ng araw, at iba pang mga pangangailangan upang sila ay mabuhay. These biological interactions are important in keeping a balanced nature. Just like how the butterflies sip on the flower's nectar and in turn, it helps the flower to grow more flowers in the areas where the butterflies can go through the process of pollination. The same happens when the birds feed on the fruits of the trees and help on seed dispersal,
which aid on the growth of the new generation of the involved trees. Kaya huwag kang magtaka kung ikaw ay nakakakita ng mga sumisibol na halaman sa bubong ng inyong bahay. Maaaring ito ay ang mga butong na dala ng mga ibon mula sa mga punong pinagkunan nila ng kanilang pagkain. Another example could be between the ferns and the tree. The tree serves its home and it is not affected by the ferns. The ferns beautify our garden and it is beneficial to us. Bukod pa rito, ang mga interaksyong nabanggit ay tumutulong sa pagpapanatili ng food web. A food web shows food relationships among living organisms and most food webs start with green plants. Kung wala ang biological interaction, maaring tayo ay mamatay sa gutom dahil walang mag-e-exist na food web. Examine this picture. What do you think is the relationship that exists between the boy and the dog? Ngayon naman ay subukan nating sagutan ang ating unang gawain. Arrange the letters and write the effect of the interaction to each organism. For first number, we have orchids and tree. Number 2, we have flower and bee. Number 3, shark and fish. And number 4, we have mosquito and human. Para sa ikalawang gawain ay pag-aralan natin ang mga larawan. Ilarawan natin ang interaksyon na namamagitan sa pagitan ng mga organismo sa ating kapaligiran. Isulat mo ang epekto ng mga interaksyong ito sa mga organismong nakikita mo. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang ilan sa atin ay may mga alagang hayop sa ating mga tahanan tulad ng aso at pusa. Ang ilan naman sa atin ay nagtatanim ng mga halaman bilang libangan sa ating tahanan. Bilang pag-aalaga sa ating kapaligiran, inaalagaan din natin ang mga hayop at mga halaman na ito sa ating mga tahanan. Ano sa tingin mo ang epekto ng pagkakaroon ng alagang hayop o pagtatanim sa atin? Maaari ka bang magbigay ng ilang mga paraan paano natin sila mapapangalagaan? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Maaari ka rin maglagay ng larawan ng iyong alagang hayop o di kaya naman ng iyong mga pananim sa iyong kwaderno. That's it, Science Kids! I hope you learned something new in your science episode for today. If you like this video, do not forget to hit like and subscribe in our channel and ring the notification bell para kayo ay manatiling updated sa aming susunod na videos. You can also follow me on my different social media accounts for more updates. See you again!